Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaalala ang palasyo sa mga kumpanya na dapat makatanggap ng 13-month pay ang mga empleyado sa kabila ng pandemya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, handang magbigay ng tulong ang gobyerno sa mga small at medium-scale industries na kakapusin sa ibibigay na 13-month pay. Kasabay nito, ibinaba aniya ang alert level upang makatulong sa mga negosyo at makabangon sa pagkalugi. Kadalasang sa last quarter ng taon ang tradisyonal na pinakamalakas na bahagi ng pagnenegosyo. Mahigit sa 90% ng mga Pilipino ang nangangambang baka tamaan sila ng nakamamatay na COVID-19 base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station sa OSWS Pulse. Gayunman, inihayag ng palasyo na hindi ito nangangahulugan o refleksyon ng kawalan ng tiwala ng publiko sa pagresponde ng gobyerno sa pandemya. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi aniya kawalan ng kumpiyansa sa hakbang ng gobyerno ang issue, kundi ang pagkatakot ng mga tao sa nakamamatay na virus. Dagdag pa ni Roque, dapat lang umanong matakot sa COVID-19 ang publiko upang mapanatili ang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at pagbababakuna. Tinitignan ng Department of Education ang posibilidad ng pagpapalawig ng naaabot ng DepEd-TV. Ayon kay DepEd Undersecretary for Administration Alain Del Pascua, kailangan mapalawak ang DepEd-TV bilang parte ng Learning Continuity Plan. Ginawang mas interactive ang episodes nito upang makuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Pinagpapasa rin ng Education Department ang mga guro ng report ukol dito na makatutulong sa programa upang maparami ang estudyante ng online learning na naaabot nito. Mapapanood din ng DepEd-TV sa social media. Muling nakapagtala ng mababa sa 8,000 ng bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw. Sa datos ng Department of Health ngayong Webes, October 14, mayroong 7,835 ang bagong COVID-19 case sa bansa. Ang aktibong kaso naman ay umaabot sa 84,850. Samantala, may higit sa 5,000 ang gumaling o kabuuang 2,573,161. Sa kabuuan, umaabot na sa 2,698,232 ang nagpositibo sa coronavirus disease. Sumampa naman sa 40,221 bilang ng mga nasawi. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.